أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته الحمد لله Pardo sa aking mga kapatid sa buong mundo na mga Muslim at siyempre naman at kung di naman dun sa mga hindi pa mga Muslim ay binabati ko kayo ng magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali ay kung saan mga sulok ng mundo. Dahil yun po ang mga pamaran bilang isang pagbati sa isang mga sa mga ganung pamaraan ng ibang paniniwala. At bilang isang Muslim, ay ang bati ko sa aking mga kapatid na tumatahak sa tuwid landas ay assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. At gawin din naman ay muli po tayo nagbabalik. Ang tutok Islam, po ay nagbabalik muli. At ito nga tayo ngayon. At tayo po ay magbabahagi ng mga ilang mga impormasyon pahinggil po sa ating pananampalataya. At ganun din naman sa ibang mga impormasyon patungkol sa ating bayan. At dahil kailangan natin malaman ang mga bagay-bagay na hindi pa natin alam. Siyempre naman, pag hindi mo alam, dapat alamin mo. At doon po sa mga kapatid ko, mga kamusliman, na talaga naman ay time-timan na nagnanalangin bago sumapit ang iftar, ay talagang nagsusumikap ang mga kapatid ko, mga Muslim, yung mga mahal ko, mga Muslim, mga kapatid ko, Muslim. Ay nagsusumikap sila na sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan at ilayo sila sa lahat ng mga sakuna. At simple naman, ang inyong lingkod ay nanalangin din naman sa buong mga kamusliman na alam naman natin ng ibang panig ng mundo na kung saan ay maraming mga Muslim na ngayon ay mga ay sinisira ang kanilang tahanan. Ang iba naman ay kinikitil ang kanilang buhay. At yun ang pinakamasakit na ating malaman na bilang isang kapatid na mga Muslim ay sinisira ang kanilang tahanan o kaya naman ay pinipigilan sila na mag-ayuno o kaya magsala. Pero ang mga ganitong bagay o ang mga ganitong mga gawain ay mayroong hangganan. Kaya kung sa mga kapatid kong mga Muslim na sinisira ang kanilang tahanan o sinisira ang kanilang relihiyon, ay darating din ang araw ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. At yan din ang dalangin ko sa buong mundo na ang mga kamusliman ay maging mapayapa. Maging mapayapa ang isip at ang kanilang mga puso at ilayo sila sa lahat ng mga kapahamakan. At nalapit na magwawakas at lilisan na ang ating mahal na bisita, ang Ramadan, no? Ang buwan ng Ramadan ay hindi po ito magtatagal sa atin. Kaya inasaan ko ang buong kamusliman ay natupad nila ang kailang mga adikain at kailang mga kailangan. Dahil ito po ang pinakamagandang buwan, no? Ito ang pinakamabiyayang buwan.
itong Ramadan na dito natin na gamitin yung ating mga ibada, ating mga ibada, at simple naman na ating palakasin ang ating pananampalataya. Ito po si Muhammad Romulo Rosal at nagbabalik ang Tutok Islam, mga kapatid. At dito at ito nga kaya ko ginawa ang programang ito, ang studio ito, ang channel ito. Aba, eh huwag niyo namang kalimutan na mag-subscribe muna. Mag-subscribe kayo dahil nga pag hindi kayo mag-subscribe, aba ay hindi niyo mapanood ang aking mga video, ha? Aking mga share sa inyo bilang isang mananampalatayang Muslim ay kailangan natin na magbabahagi tayo ng ating kaalaman. At sa oras nito ay ating tatalakayin ang mga ilang bagay na dapat nating malaman. Kagaya ng sinabi ko kanina at aking inulit lamang dahil para hindi natin makaligtaan yung ating sasabihin o ating mga ipapaliwanag. At ngayon nga ay napapanahon tayo ng pandemic, no? Mayroon tayong kinakaharap na problema sa buong mundo at hindi lamang sa ating bayan. Yun nga yung tinatawag na coronavirus, na talaga naman ang buong mundo ay nayanig sa pandemic na ito. At hindi lang yan, dahil nga ang coronavirus nito at ang lahat ay nagpanik. Nagpanik sila dahil ay takot silang magkaroon ng na virus nito. At kahit ako naman, siyempre lahat naman tao ay natatakot talaga. Walang sino mang hindi matakot sa ganitong mga kalamidad. Ando na tayo at ito ay talagang paalala sa atin ng dakilang tagabaglikha na tayo ay magbalik loob na. Iwanan natin ang ating mga sinasamba na hindi dapat sambahin. At sumamba lamang tayo doon sa nagdakilang tagabaglikha na siya lamang ang lumikha ng lahat ng ating nakita at hindi nakikita. Kaya kapatid, kung magpapatuloy ka sa iyong mga gawain na ganito, na huwad ang iyong sinasamba, aba, magunos dili ka, tiyak na ang pupuntahan mo, ikaw na ang bahala mag-isip. Ay, siyempre naman, hindi ko sasabihin ng gano'n kasi malay mo, magbago ka. Biglang dumatal sa iyo yung aral ng Islam at anyayahan ka ng dakilang tagabaglikha na ikaw ay sumaba sa kanya at magbalik loob sa kanya. Kaya hindi tayo pwedeng, sa isang tao, hindi tayo pwedeng humagusga. No? Ay, mahirap yun. Mahirap maghusga sa isang tao na siya hindi makakaligtas. Dahil habang buhay pa ang tao, habang gumagalaw pa ang katawan niya at siya nagsasalita, ay mayroong pang pagbabago. Dahil ang mayroong wala nang karapatan, o yung dapat natin na siya'y husgahan, ay yung patay na siya. Pagpatay ng isang tao ay wala na talaga siyang mapupuntahan, hanggang doon lamang siya. Kapag namatay ang isang tao na hindi siya nakapagbalik loob o nagbalik loob sa kanyang dakilang tagabaglikha o hindi niya nakilala ang kanyang tagabaglikha, ambot na lang, sabi sa Bisaya. Ambot sa iyong mudong, sigurado, bahala ka na. At ang ito nga ay dahil nga ang dating kagawin natin ay sa Eid o sa araw ng Eid ay doon tayo sa Salatul Eid doon sa masjid o sa labas, no? Mayroong mga area na inihanda ang gobyerno para doon tayo mag-Eid, no? Hindi na karamihan, no? Sa labas talaga yan, para malaki ang malaking lugar. Kaya ngayon ay hindi natin po dito may sagawa dahil nga mayroong manuntunan may pinagbabawal ng gobyerno natin, hindi lang sa Pilipinas o kaya o hindi sa Qatar o hindi lang sa Saudi Arabia o sa buong mundo,
nama kusang man kayo naroon o kusang saan man kayong panig ng mundo ngayon na hindi pwede magsagawa sa labas ng Salatul Eid dahil nga mayroon pa tayong kinakaharap na problema ngayon. Yun nga, yung ang ating problema ay coronavirus. Mga kapatid, huwag po tayong magbatikas ang ulo. Sundin natin ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno. Kung ano man ang sinasabi nila, bahay sundin natin. Huwag tayong kumuntra. Dahil po yung kanilang batas na yan, yung kanilang pinapatubanan, ay para din sa atin at hindi ito para lang sa kanila. At alhamdulillah, at mayroon tayong mga tagubilin, mayroon tayong mga ustadyes, yung talagang mga eksperto sa mga bagay na yan. Sa pagdating ng ganyan mga kalamidad, abay gumagawa sila ng mga pamaraan kung paano natin may daos yung ating Salatul Eid. Na hindi gaya natin nasanay noong panahon na tayo nag-ipon-ipon o kaya tayo pupunta sa lugar natin sasama at salo-salot natin kinakain yung ating mga handa. Dahil nga sa oras na ito o sa panahon ito ay mayroon tayong kinakaharap, pause muna o stop muna yung mga ganung bagay. Kaya andyan po ang ating mga eksperto sa mga ganyan bagay, no? Sila po ang bahala niyan at sila ang magbibigay sa atin ng advice kung paano natin ito isasagawa ang ating pagsasala sa araw ng Eid. Mashallah, at doon nga ay may nabasa ako sa isang Facebook, isa sa mga magiting, isa sa mga talagang ay kinikilala siya na magaling na isang ustad, sa eksperto sa mga bagay na ganyan, na sa mga bagay na ganyan. Siya po si Ustad Zulamin Puti. At gawin din naman si Ustad Nur, Ustad Nur, tama, ay yung mga ustadyos na talaga magaling yan. At sila ay maasaan sa pagdating sa mga ganyang problema. At doon nga ay mga kapatid ay pinapayuhan ko kayo na magbuksan ninyo ang inyong mga Facebook dahil mayroon silang mga ipinapasa o pinupost sa inyong mga wall o sa atin na sa ating grupo ay yun lang ating sundin. Kung ano mang sinabi na doon, abay sundin natin. Siguro naman kung mayroon kayong mga paghanda diyan, no, kayo-kayo lang sa bahay niyo, halimbawa ay pamilya niyo, ay limang pamilya kayo sa bahay, member, ay magluto kayo ng inyong makakain, para lamang mairaos yung Eid, yung araw ng Eid, para kahit papaano ay ating mairaos niya, kahit mayroong ganung pandemic, ay may sagawa natin, na kahit kagtating na kasiyahan, ay may sagawa natin, alhamdulillah. Kapatid, huwag niyo pong paproblemahin yung mga itong bagay. Dahil ito ay ating inasahan na ito'y darating talaga ang mga itong mga problema. Dahil si Allah ang nakakalam lamang ng itong mga bagay nito. Kung kailan niya ito tatanggalin, siya na pong nakakalam. At huwag lang tayong makalimot sa kanya. Araw-araw ay ating siya gunitain. Ang pagsasala ay malaking bagay sa atin na ito ay ating ipatupad sa ating sarili o sa ating tahanan. At yung masjid ngayon ay naka-close. Yung mga masjid ay sarado talaga. Sarado di kandado. Ay hindi tayo pwede pumasok sa masjid. Kaya nga, dahil nga sa itong pandemic nito, ay naglatag yung gobyerno na isara ang lahat ng mga masjid. Kaya yung mga sala natin ay ating ginaganap na lamang isinasagawa doon sa ating bahay. Ay doon nga, natutuwa naman yung ibang mga kapatid dahil nga yung ibang kapatid ay hindi po, alam mo, karamihan sa ating kapatid ng mga kamusliman, sabihin ko ng totoo, na hindi naman lahat ng mga kapatid ay nagsasala sa masjid. Taluwas ito doon sa sabi ng Propeta Muhammad SAW na ang lahat ng mga kalakihan ay doon magsala o magsagawa ng sala
sa masjid. At yung mga kababaihan naman ay tama lamang sila ay dumagsala sa kanilang pamamahay. Aba, itong ating mga kapatid ay kunwari nagagalit pa eh. Ha? Ay kinu-question kung bakit isinara ang masjid. Tumigil ka na kapatid. Alam ko na ibig sabihin mo. Bueno po mga kapatid, at sa oras na ito ay dadako tayo sa ating mga sa ating usapin, pahinggil po sa patuloy na usapin ng gayong problema doon sa ating bayan, no? Yung pagbubukas na muli daw ng ABS-CBN. Bueno, at tayo nagsasawa na sa ganyang usapin, no? Ay ito naman si Cayetano ay biglang sumambulat na mali-mali naman ang kanyang hakbang. Ha? Kumbaga sabi saya, pataka ka na lang diha, Cayetano. Nag-ungsa man ka, mura naman kag unga-unggi ango-ango. Yun po ang totoo sa mga kapatid, no? At wala talaga itong magagawa si Cayetano, at siguro ang tawag dito tulog na naggalakad. At bueno mga kapatid, ay siguro ay ating iwanan yan dahil nakakasawa na pag-usapan yan. Huwag tayong humalo doon sa mga bubo, sa mga bubo mga tao na walang inalam kundi lamang yung kailang pasarili. Yung kailang sariling kapakanan. Dumako tayo dito sa pagsusulong, no? Magkaisa tayo na isulong yung national ID. Sapagkat ang national ID ay napakaganda ito. Ito yung maganda para sa atin. Lalong-lalo na sa ating mga OFW na kung saan sa making panig, abay, madali na ito para sa atin. Ay siyempre naman yung nakaranas diyan ng mga brother ngayon, ng mga kababayan diyan ngayon kung saan kayong banda, Singapore, Malaysia, Saudi Arabia o sa mga banda, ay mayroong mga ID silang sinusunod diyan na iisa lamang yung kanilang susundin. Ay dito na sa Qatar mayroong isang ID lang, no? Pag about transaction, iisang ID lang ang ginagamit. Pag salang doon, lahat na yun, ha? Lahat na alam na buong bansa. Ayaw ko ba dito sa mga politikong ganid, no? Mga oligarch. Ay ito yung kanilang inaayawan, ha? Ano nga ba ang dahilan? Alam mo, iisa lamang ang ibig sabihin nito, dahil takot kayo na malaman ang inyong mga itinatago. Samantalang kung ating aalamin na kung inyong pag-aaralan yung mga bansa na yan na tumatangkilik sa national ID na yan, aba, kontrolado nila ang kanilang bansa at ang kanilang mga mamamayan. Dahil doon, siyempre, ay kung isagaw nga naman yung national ID na yan, abay, hindi na kayo makapag-corrupt. Hindi na kayo makapag-nanakaw sa ating gobyerno. Dahil pag nanakaw kayo, matitiris agad kayo. Mauhuli agad kayo, ha? Kaya yun ang inayawan ng mga ibang mga politiko, yung mga ibang mga ganid, magnanakaw, mga kriminal. Isa rin itong mga NP na to, umaayaw. Aba, pagkasi na nga naman, pag naisulong na yan at nalagdaan na yung national ID na yan, ay malalaman na kung sinong NPA, sinong kriminal, kung sinong kunta sa gobyerno, ay malalaman na yan. At kung sino man nagnakaw. Ay, siyempre, bawat bili mo o bumili ka ng iyong cellphone o SIM card, ay nakarehistro na yan sa gobyerno. Automatic yan. Kukunin yung iyong ID at isi-xerox, at yun na, at malalaman na kung sinong bumili, ha? At hindi ka na makapag text o kaya hindi ka na pwede makapag chat ng masama, o kabastusan, dahil mahuhuli ka.
Kaya yun ang pinakamaganda talaga sa National ID. Kaya gising po mga ka-OFW, mga OFW, kung sa makimparig ng mundo ngayon, abay magkaisa tayo, gumising tayo, ating isulong yung National ID na ito. Huwag tayong tumigil sa ating gobyerno sapagkat ito lamang ang kagandahan sa ito ang magandang ito ang makalutas sa ating mga problema na ating kinakaharap ngayon sa ating bayan. Kaya kung sino ka man na umaayaw o tumututol o kayong tumututol sa National ID na ito, abay manahimik ka na at hindi na ito mapipigilan. Sigurado mahuhuli ka na kung sino ka man. Kaya doon sa aking mga kapwa, mga brother, mga kapatid kong kamusliman, abay magkaisa po tayo. Isulong natin ito. Magkaisa tayo at atin po itong idua na ito'y may isulong na at maragdaan sa Kongreso. Kaya mga kapatid sa Pananampalatayang Islam at doon po sa mga kamahal kong mga OFW, abay inulit ko na huwag tayong patulog-tulog, gumising tayo at ating itong sama-sama nating sasabihin sa gobyerno, samahan niyo ako sa ganitong laban na ating isulong ang ganitong paglagda o pagkapatupad ng National ID sa ating bayan. Dahil alam mo ba, may karanasan ako dyan, aba, doon sa barangay namin, aba, ha? Ultimo taga-xerox ng barangay, tanod ng barangay, ay nangungurakot. Ay, saan ka ba makita naman, yung isang xerox, 20 pesos. O, di ba? Tapos, bukod pa doon, ha? 20 peso na nga isang xerox, aba, hihingi pa yun ng pangmerinda. At may merinda na, may soft drink na nga, may tinapay pa. Ay, simple naman, matutuwa ka naman kasi yung pag binigyan mo siya ng soft drink at tinapay ay magpapasalamat naman sa'yo. Ay, simple naman, matutuwa ka naman dahil magpasalamat sa kabila ng iyong pagbibigay ng merinda sa kanya, abay magpasalamat siya, ay matutuwa ka. Medyo mababawasan yung iyong galit, yung pagdaramdam sa kanila. Kaya sa mga kapatid ko, aba, ay ito ang maganda sa atin, no? Para sa pag-uwi natin ay hindi tayo mahirapan. Dahil sa pag-uwi natin na talaga naman ay nakabagot, no? Punta ka sa kabila, punta dito, abay ID, ha? Pero bilang isang OFW, no? Huwag natin pahirapan na ito, no? Dahil mag-isang tinig tayo, isang buga o isang boses na lamang. Kaya ako yung kumasalamat doon sa isang congressman na yun, kung sino ka man, na ikaw ay nagpupursige na imaisulong ito, abay maraming salamat sa iyo, congressman. At balikan po natin na mga kapatid, no? At yung si Attorney Gadon talagang namamayagpag ngayon. Talagang ay isinusulong niya yung dapat kasuhan at makulong at matanggal sa kanyang posisyon. Tila yata na siyambayong mga senador ngayon o congressman na kinasuhan. Mayroon bang congressman? Kasama yata din si Hintobiro o si Huntibayros. Ha? Isa doon si Soto, si Cayetano, Anambiruan, si Cayetano doon. Talagang sinali. Aba, si Pacquiao, nadamay si Pacquiao. Nako, masisira dito ang inyong mga reputasyon, mga senador. Ay bakit naman kasi hindi nyo pinag-isipan yung mga ganito? Basta lang kayo makapagbigay ng tulong na hindi naman dapat. Na dapat sana pag-usapan ninyo ay kung paano umasinso yung ating bayan at paano maayos yung mga gusot na dapat ayusin.
Abay, magsuro naman kayo ng isang batas na maganda para sa ating bayan, para sa ating mamayan, sa inyong mamayan na bumuto sa inyo. Dahil pag itong ating ipairal sa ating bayan, abay, walang mangyari. Na kung sino lamang yung pinakasikat na ahensya ay doon tayo tututok, ay wala mangyayari. Kasi simple nga naman, yung IBCB, mayaman, no? Aba, eh, doon ka papanig. Eh, si Pakigata, eh, mayroong, may asset dito, eh. Mayroong share, ha? Eh, hindi ko alam kung si Kaitano ba, Kuya Kaitano, eh, mayroong share dito, kasi nagpupursige siya. Ay, ito naman, sigurado, ito si Soto, ha? Kasi dati doon yung Itbulaga ay doon sa kanya ito eh. Doon to dati sa ano sa ABS-CBN. At ang napaka masakit doon, napaka didiri na pahayag ni Bergonya ba yun na reporter. Sabi niya 80 million niya umaasa, ha? Pakinggan niyo mga kapatid, ha. 80 milyon na umaasa, ha, na tumatangkilik sa ABS-CBN na nag-aabang ng kailang mga report, ha? Itong babaeng ito parang walang utak eh. Wala nang ginawa ito kundi ibungas-ngas yung kanyang sasabihin na hindi pinag-aaralan. Kumbaga ba parang bata na hilaw. Hilaw yung iyak. Na yung tumatawa na tumutulo ang luha. At tumatawa siya na tumutulo ang luha at tumutulo ang laway. Ganun yun yung babae niyon. Si baba, si Bergus ba yun? Bergures? Babae niyon? 80 million na umaasa sa ABS-CBN na tumatangkilik, na naghihintay, ha? Na tumatangkilik ay sabi niya sa pagbabalita. Dahil ang IBCBN daw ang may kakayanan na magbalita ng maayos at tuwid na pagbabalita. Ay, nako. Parang sinabi mo na rin, ha? Babae ka. Parang sinabi mo na rin ng GMA, oh, TV5, TV13, TV4. Nako, ang dami niyan na nagbabalita. Ha? IBCBN lang inasahan? Ang ibig ko ba sabihin, yung Channel 7, GMA na hindi na maganda ang balita? Abay, parang binabaliktad mo yata ang sitwasyon. Ha? Dahil akala mo, ako rin nung panahon, ako'y maka-IBCBN. Pagdating ko sa bahay, sa trabaho, IBCBN agad. Kung sino man sa bahay ko, kung sino man sa pamilya ko na nanonood ng ibang channel ay nagagalit ako, kailangan IBCBN talaga. Ganun ako ka ano, ganun ako talaga sa IBCBN, ha? Ako talaga maki IBCBN nung panahon. Talagang ang isip ko pagdating ko sa bahay, manood lahat ng mga pelikula kasi doon na may mga pelikula sila eh. ABS-CBN agad. Channel 2 ang utak ko noong panahon. Eh sa akin mga yung Channel 7, it's a puwer sa akin yan. Channel 5, no? Channel 13. Noong unang panahon, yung Channel 4 ay doon, pagka-basketball, nandun ako. Alam mo ba kung bakit ako umalis sa ABS-CBN? Abay, mantakin mo ba naman, ito si Noli De Castro. Kung inyong matatandaan, tumakbo ito ng Vice President. At siyempre naman, landslide nga kasi reporter siya ya, sa magandang kababayan, yung programa niya. Ay talagang tinangkilik siya ng tao. At hindi siya hiniwala yan. Talagang landslide, mas malamang pa ang boto niya kaysa presidente. Kung inyong matatandaan noong panahon. Aba, noong nakaupo na si Noli De Castro, kung ano man yung galing niya sa pag-report, ha? Kung ano man yung galing niya sa programa niyang Magandang Kaibibayan, ay ganoon naman yung kahina niya, yung kanyang pagbagsak kanya sa rating niya nung siya president, nung siya vice president. Dahil nalaman ko ito, yung kanyang mga kababayan sa Mindoro, may taga Mindoro ang tawag ito eh. Ha?
Ay, marami itong marami nagreklamo sa kanya na wala man lang project na gawa ito. Wala nagawa, ha? Walang naitulong ang taong ito sa kanyang sinilangang bayan. Aba, nung wala na siya sa kanyang posisyon, aba, mantakin mo ba naman na hindi ko inasaan yun? Kinuha ulit ng ibisibit. At pinakinggan ko ang kanyang mga report, aba, ang galing niya mag-report. Samantalang nung vice president siya, yung nung panahon siya ay nanungkulan bilang isang pangalawang kinatawan ng Pilipinas, abay wala nangyari sa kanyang panungkulan. Bagsak o nagtataitay ang kanyang rating. Kaya nung siya nagbalita nung siya ay kinuha ulit siya ng ABS-CBN, doon ako nagulantang at doon yanig ang aking ibig sabihin doon ako umalis, ha? Lumisan, ha? Sa ABS-CBN. At ako'y pumuntan lamang doon sa Channel 7. At nasanay ang aking sarili hanggang doon, hanggang ABS-CBN na lang ako. Hindi na ako pumunta ng ABS-CBN. Kaya mga kapatid, kung mayroon kayong mga karanasan ng ganito, aba ay mag-comment kayo sa baba. Oh, mag-like kayo o mag-comment kayo kung ano yung mga sasabihin. Kung mayroon kayong mga comment, aba ay sabihin nyo na doon at ating sasagutin. Kung may katanungan kayo, ay sagutin natin. At ang ating panghuling talakay ngayon, ating mga sasabihin ngayon, no? Sasabihin natin ito, ang totohanan. Dahil simple naman, ay tayo mamayang Pilipino, karapatan natin ito, ha? Yung pagsasabi ng katotohanan mula sa ating bibig. At yung ating tatalakayin ating ngayong pag-usapan itong si Gadon. Si Atty. Gadon ay talaga naman ay ako'y talagang nabibighani sa taong ito. Iba yung kanyang talaga may astig talaga ito. Pag ito naging vice president, aba, parang tatalunin niya yung mga pitong mga vice president dati na tumakbo na naging nanuklok na walang nagawa. Pag ito'y naging kaparte ng kanyang presidente, abay walang problema ang presidente dito. Talagang itong taong ito'y tutulong at tutulong talaga ito sa mga tao. Kaya, mga kapatid at mga kababayan, doon sa mga aking kapako OFW, abay huwag po tayong kalimutan na ating sabay-sabay sabihin kay Atty. Gadon na siya na ang tumakbo ng vice president sa sunod na eleksyon. Year 2022, ha? Abangan natin at huwag natin kalimutan mula ngayon ay atin na itong ikumpanya. Ha? Kung hindi man tumakbo si Inday, ah, si Inday Duterte ay anak ni dati ni Digong, aba ay pwede na ito si Bongbong Marcos. At least Marcos, talaga alam ko naman na ito si Marcos ay mayroong itong mayroong itong magagawa. Katanim niya si Atty. Gadon. Abay, kung tumakbo si Isko, kung halimbawa mo, hindi tumakbo si Bongbong Marcos, abay, pwede rin itong kunin ni Isko si Gadon. Si Atty. Gadon. Ibang-iba talaga ito ang nakikita ko kay Gadon. Talagang ito may talaga ito sa samburat ito sa panahon. Okay, pag siya ay naging siya ay naluklok sa bilang pangalawang kinatawan ng nating Pilipinas. Kaya Atty. Gadon, kung ikaw may nanonood sa aking video, abay, pagandaan mo ang sarili mo. Talagang sasaba ka sa panasa darating na 2022. Inulit ko, huwag ka nang tumakbo ng senador dahil hindi ka nababagay doon. Ang nababagay sa'yo, pangalawang kinatawan ng ating bansa o vice president. Kaya mga kapatid at mga kabayan at mga ka-OFW ko, abay, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking channel at huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-comment, mag-like at i-share ninyo sa ating mga kasamahan natin
At ganun din naman ay aking pong pinasalamatan ang lahat ng mga nanonood dito na tumikilig sa aking mga video. At at bago din makalimutan doon sa aking mga kapatid na mga kamusliman sa buong mundo, abay ipagduwa natin ang ating mga kapatid na naghihikahos na sila ngayon ay alam niyo naman natin na tumutulo ang luha nila, no? At ganoon lamang ang kailangang pagpuprosige na magkaroon sila ng mga kain sa kanilang harapan. Ay magtulong-tulong po tayo mga kapatid, no? Na huwag natin kalimutan sila. Huwag natin ipagkait yung karapatan nila. Yung karapatan natin sa kanila na ating ipagdua sila. Na sila ay makatikim man lamang ng nating kinakain, gaya nating kinakain sa ngayon. No? Huwag tayo magdamot. Kaya hanggang dito lamang po mga kapatid at mga ka-OFW ko at sa sunod na muli sa ating paglabas sa ating channel na ito at inulit ko, huwag kayong makalimot, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dahil hinikait ko yung kayo mag-subscribe dahil hindi niyo po mapunod ng gusto ang aking mga video kung hindi kayo mag-subscribe. Kaya sa ngalan ng ating manonood, sa ngalan ating mga subscriber dyan, at sa kasama ko rito, at hanggang dito lamang, at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.